pang-27 pangako naman sa atin ng Diyos, guys, ay ang spiritual healing na mababasa naman po natin sa aklat po ng Hoseas chapter 6 verse 1 hanggang 3. Ganito po ang sabi, halik kayo at tayo'y manumbalik kay Yahweh, pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli. At sa 3rd araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halika kayo, sikapin nating makilala si Yahweh. Tiyak natutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala tulad ng pagpatak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ang spiritual healing naman po, guys, na ipinapangako ng Diyos ay hindi naman ito yung literal na sugat na nasugat lang tayo sa kung ano-ano lang diyan sa tabi-tabi, diba? So ang sugat na ito, guys, ito yung mga pinapadala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kahirapan, sa pamamagitan ng mga pagsubok sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng kabiguan, kapighatian, yan, na ating pong nararanasan sa ating mga buhay. So dahil po ang ating sugat at ang ating sakit ay hindi literal, hindi physical na sugat, kaya ang gamot din po dito ay spiritual. So, spiritual na gamot, spiritual na kagalingan ang kailangan din po natin sa ating mga buhay. So, at ang spiritual na gamot na yan, ang spiritual na kagalingan na yan ay ang Diyos mismo sa buhay po natin. Kaya, bakit nga, kaya lang uugatin muna natin kung bakit pinapadalhan tayo ng Diyos. Bakit sinasaktan tayo ng Diyos? Bakit tayo ay sinusugatan ng Panginoon? Bakit tayo pinapadalhan ng kahirapan? Bakit tayo binibigo ng Diyos? Bakit tayo sinusubok ng Diyos? Bakit tayo pinapadalhan ng Diyos ng mga kapighatian, kahapisan sa ating mga buhay? Bakit? Bakit niya tayo pinadalhan? Mamaya, malalaman po natin yan sa ibang mga talata na babasahin natin mamaya. Pero ang pinakaugat kasi kung bakit tayo sinasaktan ng Diyos, sinusugatan ng Panginoon ay dahil po sa ating mga kasalanan at sa ating pong pagtalikod sa Kanya, sa hindi natin pagkilala sa Kanya, sa hindi natin paglapit sa Kanya. Ayan po ang mga dahilan. Lalong-lalo na po kapag tinatalikuran natin siya at tinatanggihan natin siya sa ating mga buhay, lalong-lalo na sinasaktan tayo ng Panginoon at sinusugatan tayo ng Panginoon. Pero ang isang malinaw lang na ipinapangako niya dito sa talata ko na binasa ko dito sa Hoseas chapter 6 verse 1, na kung may kakayahan siyang manakit, may kakayahan siyang manugat, meron din po siyang kakayahan na magpagaling. Yun lang ang maganda po doon. Yun lang ang maganda. Dahil siya rin po ang magpapagaling doon sa sugat na ipinaparanas niya sa atin, pinapadala niya sa atin. Ang Diyos po kasi natin, guys, ay katulad lamang yan ng ating mga magulang. Katulad lamang siya ng ating ama or ina na pinapalo tayo, sinasaktan tayo kapag nakagawa tayo ng kasalanan. Kapag binabastos natin ang ating mga magulang, tinatanggihan natin ang ating mga magulang sa pagsunod sa kanilang mga inuutos, pinapalo tayo, sinasaktan tayo ng ating mga magulang. Ganun at ganun lang din po ang ating Diyos, guys, na nananakit, na mamalo kapag tayo po ay tinatalikuran natin siya at hindi natin siya kinikilala. So, tinatanggihan natin siya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga inuutos o sa kanyang mga salita. Ito po sa Job chapter 5, verse 17 hanggang 19, ganito naman po ang sabi. Mapalad ang taong sinasaway nitong Diyos. Pagtutuwid niya sa iyo'y huwag isama ng iyong loob. Pagkat ang sinugatan niya ay kanyang pinagagaling, ang pinahirapan niya ay kanya rin inaaliw.
sa tuwi-tuwi na paningin niya'y nasa iyo upang ikaw ay ingatan, laging handang sumaklolo. So, pansinin niyo po yung binasa ko, ay binasa ko dito sa verse 19. Sabi niya, tuwi-tuwi na. Ibig sabihin, lagi-lagi, maya-maya. Ang tingin ng Diyos nasa atin palagi, maya-maya, nasa, ang paningin ng Diyos ay nasa iyo, maya-maya. Lagi-lagi, ang paningin niya ay nasa atin. Nakatingin palagi pala ang Panginoon, sabi dito, upang ikaw ay ingatan, laging handang sumaklolo. Nakatingin palagi ang Diyos, imagine niyo yan, di ba? Para kung nanay na palaging nakatingin doon sa isang taong anak niya or dalawang taon na naglalakad, nagpapraktis na maglakad. Napansin niyo po yun? Parang isang taon, dalawang taon, tatlong taong gulang na bata na laging binabantayan. Tama po ba? Lagi natin binabantayan bilang mga magulang, laging binabantayan yan. Ang paningin natin, laging nakatingin sa kanila dahil ayaw natin silang mapahamak, ayaw nating madapa, ayaw nating masaktan or mahulog, o kaya naman kung ano-ano isusubo ng ating mga anak, yung mga maliliit nating anak. So, palagi talagang nakabantay ang nanay or tatay doon sa maliit niyang anak. Imagine niyo po, ganun na ganun ang Diyos sa atin. Laging nakabantay, laging nakatingin. Ayaw niyang mapahamak tayo. Ayaw niyang masaktan tayo. Kaya lang, guys, dahil matigas ang ating ulo, di ba? Matigas ang ulo natin. Kaya pinapalo tayo ng Diyos. Di po ba? Ang mga anak natin, kahit tatlong taon yan, dalawang taong gulang yan, kapag matigas ang ulo, ginagawa yung pinagbabawal natin, di ba? Ginagawa nila yung pinagbabawalan natin. Alam niyo bang gustong-gustong laruan ng mga bata? Yung bawal eh. Di ba? Gustong-gustong laruan ng mga bata, yung kutsilyo. Gustong-gusto laruan ng mga bata, yung puspuro, yung lighter, na nakakapahamak sa kanila. Alam nyo guys, ganyan na ganyan kasi tayo. Kaya ang Diyos, sinasaktan tayo, pinapalo tayo. Kasi hindi natin alam na yun ay nakakasakit sa atin. Mas okay na yung naan Diyos na lang mamalo kaysa masaktan tayo sa kagagawa natin. Di po ba? Mas maigi na yung tayo na ang pumalo, ay ang Diyos na ang pumalo sa atin kaysa yung masaktan tayo, masugatan tayo sa ating mga sariling kagagawan. Hello? Naintindihan po ba natin, guys? Tingnan niyo po yung mga magulang na pinagbawalang umibig ng maaga ang kanilang mga anak. Pinagbawalang mag-boyfriend ng maaga. Eh, dahil sa katigasan ng ulo, hindi mapiit, hindi masaway, hindi nag-boyfriend ng maaga, no? O ngayon, po, iiyak-iyak siya ngayon dahil nasaktan. Yun. Di ba yung mga ganun? Mas matindi yung sakit na dulot ng iyong sariling kagagawan kaysa yung sakit ng Diyos. Ang masakla pa po dito, guys, kung ikaw yung gagawa ng sarili mong sakit, ang tagal-tagal gumaling. Napakatagal. Aabutin pa po ng mga 5 taon, 3 taon, bago ka makamove on, bago ka makalimot yung sa sakit na ginawa sa'yo ng boyfriend mo. Di ba yung ganon? Di ba? Nag-guess nyo yung siguro ibig ko sabihin, no? So, kaysa kung ang Diyos ang manakit sa atin, mamalo sa atin, saglit lang yung sakit. Kasi ginagamot agad ng Panginoon. Tulad ng binasa ko kanina sa Hoseas chapter 6 verse 1. Di po ba ginagamot? Ilang araw lang, magaling ka na. So sa Panginoon, kapag si Lord ang nanakit sa atin, si Lord ang nanugat sa atin, ilang araw lang, magaling ka na. Bilang lang yung araw, bilang lang yung linggo na magaling ka na. Pero kapag ikaw, guys, ang gumawa ng sarili mong sakit, taon ang bibilangin bago ka gumaling, bago matanggal ang sakit. Diba? Nakaka-relate po ba kayo? Kapag kayo ay nabigo ng isang boyfriend, nabigo ng isang girlfriend, iniwan ng boyfriend, iniwan ng girlfriend, ilang taon yung sakit na daladala nyo, guys? Diba? Pero, bago nangyari yan sa atin, pinagbawalan na muna tayo ng ating mga magulang, pinapayuhan muna tayo ng ating mga magulang,
ina-advise na tayo ng ating mga magulang na huwag munang pumasok sa maagang pakikipagrelasyon. Pero dahil batigas ang ulo natin, guys, ayun, yun na yung nangyari sa atin. Diba? Pero, ayun na nga, pero pag ang Diyos po ang nanakit sa atin, may kakayahan din siyang magpagaling. So, malinaw po yung sinabi niya dito sa verse 18. Sabi niya, sapagkat sinugatan niya ay kanyang pinagagaling, ang pinahirapan niya ay kanya rin inaaliw. Ganyan lang kabuti ang Panginoon sa buhay ng tao. Dito naman po sa Malakias chapter 4 verse 2 hanggang 3, ganito naman po ang sabi. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin sa aking kapangyarihan na tulukob sa inyo. Gaya ng sinag ng araw, lulundag kayo sa tuwa parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Magtatagumpay kayo sa masasama at sila yuyurakan nyo na parang alikabok sa araw na ako'y kumilos, sabi ni Yahweh. So, ang sabi dito sa verse 2, sa verse 2 pala, yan, mapasahin ko ulit, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo. So, yan po yung tinatawag po guys na spiritual healing. Kasi ang Diyos mismo ang gumagawa ng kaparaanan kung paano tayo magumaling, kung paano niya tayo gagamutin. Ang Diyos mismo ang gumagawa ng kaparaanan na hindi kayang gawin ng doktor, yan. Hindi kayang gawin ng doktor at hindi kayang gawin ng mga gamot na mabibili sa butika. Kasi nga, yung ating mga kalagayan, yung ating mga sitwasyon, yung ating mga sakit na nararanasan ay hindi po yun mga literal na sakit or literal na sugat yung ating pong nararanasan. Kundi yung sugat at mga sakit na nararanasan po natin ay yun po ay kagagawan ng Diyos. So, kagagawan ng Panginoon yun. At kagagawan ng Diyos yun, madali lang tayong gumaling. Kasi ang Diyos mismo ang gumagamot sa atin. So, bawat sitwasyon na ipinapadala ng Diyos sa atin, guys, bawat sitwasyon na ipinaparanas ng Diyos sa atin, meron at merong katapat ang Diyos na panlunas sa lahat ng yan. Wag na wag lang po, guys, yung kagagawa natin. Yun. So, guys, ko lang pong lilinawin, guys, na magkaiba po yung pagsubok sa problema. Yung pagsubok na nararanasan po natin sa ating mga buhay ay talagang sinusubukan ng Diyos. Sinusubukan ng Panginoon. So, dahil sa pagsubok na yan, nasasaktan tayo, di ba? Nasusugatan ang ating puso, yung ating kalooban, ang ating emotion. Kapag pinaranas tayo ng Diyos ng matitinding pagsubok sa buhay po natin. Ang kaibahan lang kasi sa problema, guys, madalas ang tao ang gumagawa ng problema. So, ang tao ang sumusuong pumapasok ng at gumagawa ng kanyang sariling problema. Kaya lilinawin ko lang po na magkaiba yung pagsubok sa problema. Ayan. Sa dami-dami na pong mga problema ang pinagdadaanan ngayon ng mga tao, guys. Manood lang po kayo, guys, ng manood lang po kayo ng programa ni Idol Rapi Tolfo ng iba't ibang mga sitwasyon doon, pampamilya. Lalo na sa, lalo na po sa issue ng mag-asawa, diba? Nako, sarili po nilang problema, sarili namang problema nila yung ginagawa nila diba? Ay ibig ko bang sabihin ay sila naman mismo ang gumagawa ng kanilang sariling problema. Kaya sila nasuong sa ganung problema kasi sa kagagawan lang din po nila, di ba? Kung bakit sila pinatulpo, anong dahilan bakit sila pinatulpo, di ba? Paano nag-ugat ang sitwasyon na yun? Paano nag-ugat ang mga issue yun? Kung bakit na-uwi sa pagtutulpo, di ba? So, kung uukatin po natin maigi, guys, eh, kagagawan lang din po nila, kagagawan lang din po ng tao. Kaya, ang problema, guys, ay kagagawan po yan ng tao, hindi po yung kagagawan ng Diyos.
ang kagagawan lang ng Diyos ay yung pagsubok na dumarating po sa buhay natin na hindi natin inaasahan na dumadating. Yung hindi natin inaasahan, yung ingat na ingat na tayo ha, pero sa kabila ng ating pag-iingat ay dumaranas pa rin po tayo. Sumusunod na tayo sa Diyos, di ba? Nananalangin na tayo, nagtitipon na tayo sa Diyos, pero bakit nararanasan pa rin natin ang mga ganung pagsubok? So yun po yung ibig sabihin, ha? Talagang sinusubok tayo ng Diyos. At siyempre, kapag sinubok tayo, hindi yun ano, hindi yung masaya, di ba? Hindi masayang sitwasyon yun. Hindi ano yan, masakit yan. Masakit, nakakaiyak, talagang mapapaaray ka sa apdi at sakit na nararanasan mo kapag talagang sinusubok ka ng Panginoon. Pero yung nga lang kagandahan, guys, ay ano, may kakayahan din ang Diyos na gumamot. May kakayahan din ang Diyos ang magpagaling. Kaya nga, ipinapangako niya sa atin itong spiritual healing. So, yan po yung, guys, yung ano, yung pinapangako ng Diyos sa atin. Kapag sinasaktan tayo ng Diyos, siya rin ang magpapagaling. Kapag sinusugatan tayo ng Diyos, siya rin ang magpapagaling. Ayan lang po ang tanda po natin. So, yun po yung, guys, yung dalawang pangdalawampu't anim at pangdalawampu't pito na pangako ng Diyos sa atin. Spiritual life at spiritual healing.